The Philippines Showbiz List presents mga artista at celebrities na nasangkot sa investment scam. Frank Swiss Investment versus Celebrities. Taong 2007, nang madawit ang pangalan ng ilang showbiz personalities sa Frank Swiss Investment Pyramiding Scam. Kabilang sa mga ito, sina Raymart Santiago, Claudine Barreto, Corina Sanchez, at ang professional basketball player na si Bunel Balingit. Hindi naman na-disclose ng kampo ni na Claudine at Raymart kung magkano ang eksaktong halagang kanilang nilagay bilang investment sa Frank Swiss at kung may iba pa silang na-recruit bilang investors. Pero nilinaw ng kanilang abogado na parehong biktima lamang sina Raymart at Claudine na hindi alam na pyramiding scam ang pinasukan nila. Samantala, nilinis ng National Bureau of Investigation ang pangalan ni Corina sa anumang pagkakasangkot sa Frank Swiss Investment dahil sa wala silang nakitang ebidensya na kabilang ito sa investors. Nico Natividad, noong August 2020 naman ang nahuli ng NBI ang negosyanteng si Gupta Shapunzalan sa pamamagitan ng isang entrapment operation. Ayon sa ulat, lending business ang negosyo nito at may koneksyon din daw ito sa mga online gaming. Kasunod nga nito sa pamamagitan ng Instagram post ay inamin ni Nico Natividad na kabilang sila ng asawang si Shelo Eusebio sa nag-invest at na-scam ng naturang babae. Ito anya ang tumangay ng 4 na milyong pisong pera nila. Labis daw na na-depress si Nico sa pangyayari dahil sa pinaghirapan at pinag-ipunan daw nila ang nasabing halaga pero napunta lamang sa wala. Hindi na rin daw siya umaasa na mabawi pa nila ang malaking halaga ng perang napurnada pero umaasa na lamang daw siyang mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima nito. Cathy Dupaya versus Celebrities. Taong 2018 ang magsampan ng kasong estafa ang perfume magnate na si Joel Cruz laban sa Brunei-based businesswoman na si Cathy Dupaya. Sabi ni Joel, nabigo siyang mabawi mula kay Cathy ang investment niyang nagkakahalaga ng 40 million pesos. Kasunod nga nito ay ang paglantad pa ng ilang personalidad sa showbiz na di umano'y naloko sa naturang investment na pinagkakautangan ni Cathy ng malaking halaga. Kabilang daw sa mga nabiktima niya ay sina Diane Medina, Sunshine Cruz, Ines Veneracion at Aramina. Ayon kay Sunshine, 3 milyong piso daw ang ibinigay niya kay Cathy bilang investment sa pangako nitong negosyo. Samantalang natangay naman mula kay Ines ang 250,000. Nagsalita din si Ara tungkol sa perang ininvest niya sa negosyo kay Cathy na may halagang 500,000 pesos. Samantala, hindi naman nagsampan ng kaso si Diane laban dito at hindi rin siya nagbigay ng detalye kung magkano ang nawala sa kanya. Bumuwelta naman ang negosyanteng si Cathy sa mga kasong isinampa laban sa kanya at giniit na nahuhuli lamang umano ang pagbabayad niya sa mga artista na namumuhunan sa kanya dahil atrasado din ang koleksyon niya pero kumita naman daw ang investment ng mga ito. Nagkakaproblema lang daw siya sa negosyo gaya ng ibang mga negosyante. Diego Loizaga. Naikwento ni Diego Loizaga na minsan ay nanalo na siya ng malaking premyo sa sinalihang game show at umiral ang kanyang pagkaganid kung saan ay malaki ang nawala sa kanya. Pagbubunyag pa ni Diego na ang malaking pera na kanyang napanalunan ay ginamit niya sa isang investment na eventually ay nalaman niyang investment scam pala. Kwento pa ni Diego, dapat ay ibibigay niya ang nakuhang malaking pera sa isang tao na malapit sa kanya, pero naisip niyang mas magandang gamitin muna ito sa isang investment. Dahil sa nangyari, natutunan daw niya na maging kontento sa mga bagay-bagay dahil sa karanasang yon. Naniniwala din siya na ang perang galing sa sugal o napanalunan dito ay madali ring nawawala. Hindi kasi ito yung matatawag na hard-earned money, kaya hindi masyadong binibigyan ng halaga. Terence Romeo. Naharap naman sa kaliwat kanang reklamo ang professional basketball player na si Terence Romeo dahil sa di umano'y pagiging parte niya sa isang poultry business matapos na magsampa sa NBI ng formal complaint ang mga investor. Ayon sa report sa 24 oras noong March 2022, may mga investors na nagreklamo matapos na hindi matupad ang ipinangakong return of investments ng nasabing negosyo na isa sa mga iniendorso ni Terence. Sa kwento ng isang investor,
ay pinangakuan sila na kikita ng 25% monthly ang kanilang investment. Anya, agad siyang nainganyo na mag-invest dahil bukod sa farm tour at magarbong events, ay star-studded rin ang mga nag-i-endorso ng poultry business at kasama na nga rito si Terrence. Ngunit makalipas nga ng ilang buwan, ay hindi na nga raw mahagilap ang kanilang kausap. Isa sa mga pinanghahawakan niyang ebidensya ay ang bounce check na inisyo sa kanila na nakapangalan kay Terrence. Kwento pa na nagpakilalang investor, ayaw sana nilang palakihin at gusto lang nilang isettle kaya nakipagkita sila ngunit ayaw daw makipagsettle ng kabilang kampo. Samantala, isa pang investor ang nagpakilala at anya sa kanyang ininvest 2 milyon ay 50,000 pesos lamang ang pera niya at ang iba ay mula sa kanyang mga kasamahang guro na napilit na mag-invest sa poultry business. Bobby Andrews and Michael Flores. Maging ang aktor na sina Bobby Andrews at Michael Flores na dating magkasama sa youth-oriented show na TGIS ay nadawit sa ETEX-BSI investment noong 2007. Sa lumabas na ulat noon, kung mapapatunayan daw na kasosyo ang dalawa sa naturang investment, ay isasama sila ng mga diumanoy na scam nitong mga OFWs sa isang class suit. Umabot daw ng $50 million ang kabuoang investment ng mga OFWs sa naturang kooperatiba. Nakarehistro raw ito sa SEC at DTI, pero na magsara ito, wala raw na ibalik na pera sa mga investors. Naidawid sina Bobby at Michael dahil sa tuwing may seminar daw ang mga recruiters ng ETEX-BSI, lagi raw binabanggit ang pangalan ng dalawang aktor. Ito rin daw ang sinasabi ng presidente nito sa mga bagong investors. Pero ayon kay Michael, itinanggi nito na may kinalaman sila ni Bobby sa naturang investment scheme. Investors din daw sila ni Bobby. Nabanggit rin daw nito na hindi pa nga sila fully paid sa endorsement nila sa isang convenience store na bahagi ng investments ng ETEX-BSI. Louise Manzano. Nadadawit naman ngayon ang pangalan ng actor TV host na si Louise Manzano sa isang investment scam. Masalimuot ang kontrobersyang ito na may kinalaman sa napakalaking halagang pera. Sangkot ang nagpakilalang investors na inirereklamo ang Flex Fuel Petroleum Corporation. Taong 2020 nang umupo si Louise bilang chairman of the board sa Flex Fuel habang ang business partner niya si Ildefonso Bong Medel ang chief executive officer. Ayon sa ulat, si Bong ay childhood friend ni Louise at siya rin ang naging best man sa kasal nila ng asawang si Jessie Minjola. Kasosyo rin daw ni Louise si Bong sa kanyang taxi line at convenience stores. 5 nagpakilalang investors ng Flex Fuel ang inireklamo sina Louise at Bong sa NBI. Ang aligasyon, higit 100 katao ang nag-invest umano ng halos 1 milyon kada isa sa Flex Fuel pero bigong nakuha ang profit na ipinangako sa kanila. Ayon sa spokesperson ng mga complainant, kaya nahikayat sila mag-invest sa kumpanya dahil naroon ang pangalan ni Louise na umano'y chairman at isa sa mga may-ari. Ito umano ang nagrepresenta ng Flex Fuel sa kanila, kaya naman malaki ang tiwala nilang may patutunguhan ang kanilang perang nilagak na hindi ito mauuwi sa scam. Hindi rin umano sila sinabihan ng kumpanya at ni Louise hinggil sa pagbibitiw nito noong February 2022. Base naman sa inihayag ng kampo ni Louise, itinalaga siya ni Bong bilang chairman of the board ng mga kumpanya nito bilang garantiya ng kanyang investment. Bagamat si Louise ang chairman ng Flex Fuel, iginiit na kanyang abogado na hindi kailanman nakialam o nagkaroon ng parte sa pagpapatakbo ng naturang negosyo ang actor TV host dahil inilihim umano sa kanya ni Bong ang mga mahahalagang bagay patungkol sa kumpanya. Nakasaad sa affidavit ni Louise na matapos niyang magbitiw ay may mga lumalapit sa kanya na investors at humihingi ng tulong para mabawi ang kanilang investment sa Flex Fuel. Doon lang umano nalaman niya na hindi na ibalik ang perang kinita ng mga nag-invest sa naturang fuel company. Ipinarating daw ni Louise sa pamunuan ng fuel company ang mga nakaabot sa kanyang hinaing ng investors pero wala raw ginagawang aksyon ang kumpanya. Ito rin anya ang dahilan kung bakit humingi ng tulong si Louise sa NBI noong nakaraang taon upang imbestigahan ang reklamo ng mga investors laban sa Flex Fuel at ang dating kasosyo nitong si Bong. At hanggang ngayon daw ay may mga lumalapit pa rin kay Louise para humingi ng tulong hinggil sa kanilang investment sa Flex Fuel. Maliban riyan, may pagkakautang din umanong 66 million pesos si Bong kay Louise. Bagamat bumitiw na sa kumpanya, nadadawit at inireklamo pa rin si Louise ng ilang mga investor na nasasabing na scam umano sila ng kumpanya.
At ito nga lamang nakaraang araw ay may nilabas na nasabina laban kay Luis. Ayon sa report ng 24 Oras, personal na dinala ng NBI ang sabina sa tahanan ni Luis sa Taguig City. Ito ay bilang tugon sa mga reklamo ng mga nag-invest sa naturang gas company. David Bonivax. Noong nakaraang taon na maging maingay ang pangalan ng Filipino-American businessman, model at dating decathlete na si David Bonivax, kung saan ay nag-plead guilty siya sa mga salang may kinalaman sa panloloko sa cannabis industry investors sa Amerika. Ayon sa federal prosecutors ng California Central District, noong July 15, 2022, inako ni David ang panglulusay ng perang nagkakahalaga ng $28 million mula sa investors na kanyang peking cannabis vaping business. Batay sa mga sinabi ng otoridad, ginamit daw ni David ang pera para tustusan ang kanyang maluhong pamumuhay. At noong November 21, 2022, sinentensyahan ng United States District Court of California si David ng 17 taon at 6 na buwang pagkakakulong matapos siyang mahatulang guilty sa mga kasong securities fraud at wire fraud. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!